challenge ka kasi lahat kalaban mo eh. Uy, pero nabamagit mo yan dyan, yung challenge eh. Ano bang challenge, ano bang mas mahigpit na kalaban? Yung mga nakakalaban nyo noon sa NBA o yung ngayong mas na, ngayong nakakalaban nyo sa PBA ng mga players? Pareho lang ba? Pareho lang eh, pareho lang eh. Kasi sabi ng iba, kapag PBA daw ba, mas matatangkad, mas magagal. Kasi iba daw galing ng abroad. Totoo ba yun? Medyo challenge ka nga kasi galing abroad, di ba? So, pakitaan mo na kung anong laro ng mga Bisaya. Kasi ano yan, Chris, yung mga Bisaya, may ano sila. Alam nila na, and ako, actually, agree ako eh. Pinakamagagaling mag-basketball sa Pilipinas, but mga Bisaya. Aminado ako. Reuel, ang father ko eh, taga-Negros, Bacolod, ano. Ang masasabi ko sa mga players na mga taga-Bisayas, mapapride yung mga yan eh. Hindi talaga, magaling na mag-English yan. Magaling na mag-English yung mga yan. Okay. Ito, Chris, mag-text sa akin eh. So, mga ano yung mga kaibigan natin sa probinsya, sabi. Pabatiin ko muna raw si Reyna Ilonggo. So, pabatiin mo na niya yung mga kababae na taga-Bacolod. Tsaka si Jan, kumusta yun naman daw niya sa Bisaya yung mga kababae na taga-Davao. So, si ano muna, siguro si Reynel muna. Sa tanan nga taga-Negros, mayong hapon sa inyo tanan. Sa mama ko na kapamati isubong, hi ma, at kag sa mga taga-Talisay, taga-Bacolod, taga Sarabia, mga amigo ko da, mga friends ko, so kamusta ka muna tanan? Mm-hmm. Okay, galing nga. Iligay nun yun eh, no? Iligay nun. Ikaraya, alam mo? Hindi eh, ako rin eh. Ikaraya eh. Ikaw dyan. Dyan, bakit ka na sa taga-Davao. Lalo yung nanay mo, nasa Davao mo yung nanay mo yan? Oo. Nasa Davao. Mayang gabi sa mga taga-Davao, lalo-lalo na sa Turil. Mga amigo na ko diya, o mga kabats na ko sa St. Peter's College. Hi. Huwag sa parents na ako na gapaminaw ron. Hi, mommy and daddy. And my sister, hi. Huwag kang kay auntie. Huwag diri sa Manila. Greet nila ako. Hi to my wife, Ruru. Nakikinig ngayon. Hi, I love you. At saka sa kaibigan namin na dati naming teammate, si Potts. Hello, Papochi. And at kay auntie. Poch. Auntie Tricia. Pochuinyo. Ganyan. Pochuinyo, man. Pochuinyo. Ganyan-ganyan din si Reuel. Pareho-pareho kayo na rin bumate. Nandito ngayon, darling ko eh. So, okay. May dalang camera nga eh. Ganun nga bumate eh. Oh, pero may taga Angkona Rizal, si Gerson Misahon. Sana tama yung pagkakabasa ko, no? Ano raw ang kailangan upang maging isang magaling na manlalaro? Hindi ba kasama rin yung kailangan matangkad, may hype? You know? Oo, siguro una na yun. May hype na. Kaya nga tayo dalawa, hindi tayo pinalad. Although magaling tayo mag-basketball, kulang eh. 5'6 lang, hindi pwede. Kailangan 5'10 pataas eh. Diba? Bukod sa height, ano? Dyan? Diba? Siguro, siguro pag may height ka, may advantage ka ng konti. Siyempre may height ka. Ano? Siguro wala. Kumbaga, kung dream mo talaga na maging gusto mo maging basketball player, talagang siguro ako, mag-insayo, yun ang pinakamaganda. Practice. Ikaw, ilang oras ka ba kung mag-practice sa isang araw, lalo na kapag malapit na yung mahalagang games? Oo, kami, nag-insayo mga 2 to 4 kami, every day. Alaska. Dati walang post moves yan si Reynel. So, talagang pinag-aralan niya talaga kung paano maging magaling na basketball player. Although, at that time, talagang, parang lalaki na ng kamay mo talaga, eh, di ba? Nakita ko talaga. Oo nga, sabi nila, pag may tsaga, may nilaga, di ba? So, wala. Kumbaga, doon yan eh, hard work din yun. So, kung gusto mo talaga na maging yung trabaho mo, so, pumunta ka ng maaga sa practice, mag-shooting ka, or gagawin mo kung anong dapat mong gawin doon. Si Jan naman. Jan ang sikreto sa, hindi lang sa pagiging magaling na player, kundi siguro sa longevity kasi ikaw haba na ng career. Talaga? Talaga. PBL. PBL ba? Hindi ba? NBA. Kumakontra si Jan sa ano na yun. Umaga ba ba? Ilan yun? 14 years na yata ka na ba? Hindi lang. 16 yata eh. 1992 ba si nakatapalad na sa PBL nun? Anong sikreto ba? Para ganyan. 94. Siguro ano lang. Una-una, disiplina sa katawan. Walang bisyo. Walang bisyo. Nagpapasalamat din ako sa coach ko dati yun sa Cebu na tinuruan ako mag-post move din. Everyday yun. Bago mag-practice, may extra hour ako na practice ng post move.
Dati center talaga ang laro niya, di ba, sa NBA? Dito ba sa PBA, ganun pa rin ang laro mo lagi? Center, hindi, ano, forward. Center yung kaya power forward. Power forward. Kung ano. Mag-foul trouble si Sonny Tosh. Oo. Yan nilalagay yan. Okay. Okay. Ito, may si, Anto? Mike Reuel? O Mike Reuel? Ah, hirap naman ang basahin ng pangalan ko, taga Davao City. Fans niyo ako sa NBA noon, especially to John. Ask ko lang, di ba kayo nahirapan noon sa team ng Pampanga Dragons and how do you rate them? Pampanga, nakalaban na sa finals yata. Nahirapan, nag-champion. Nahirapan kasi nag-champion sila. At saka lahat sila magaling eh. Si Ato pa yata na nandun, ano? Ato Agustin? Ato Agustin. Ato Agustin, ano? Okay, first year. Mag-champion sila. Si Ato Agustin. Kasi nagbalik ng PB. Nanonood ako niyan eh. update. Mamaya, bibigyan kayo ng update ni Reuel, ha? Bakit talo Alaska? Kailan ba na? Ay, nung nakaraan. Oh, sige, dali na sa Alaska. Ano nangyari dun sa huling laro niyo? Parang pagod na pagod kayo nun, ha? Yun nga eh. Parang lahat yung napagod. Oo, ewan ko. Hirap pagkawin pagtalo eh. Sunod-sunod kasi yung game. Ganun talaga yun. Natalo na nalo. So, di ba? Bawi na lang next time. Nakatama. Sabagay. Tsaka yung scheduling nila eh. Parang meron silang, I think, tatlong linggang bakante. In 9 days. May bakante. Pagkatapos na, meron na. Sunod-sunod? Sunod-sunod. So, medyo mahirap ka talaga, di ba? So, bakit hindi lang kayo nagreklamo sa NBA, di ba? Nagre-reklamo na sila. Oo, pero nga, ganun talaga. Hindi may iwasan eh. Hindi may iwasan talaga eh. Kasi nga, kita mo naman, pati NBA nangyayari. So talaga hindi naman sinasadya yun ang ng PBA. Kanina, hindi ko alam kung sino yung pumunta dyan, ha? Pero tumitingin-tingin sa dalawa, siguro, hindi ko alam kung partner nila, ano. Pero, bago magkalimutan, yung tanong, Reuel, para doon sa ating mga suke dito sa MBC Sports Center. Para sa mga ticket. Ticket, ha? Kailangan yung first two na mabibilis mag-text, ha? Mabibilis. Ito, napakahirap ng aming tanong. Ikaw ba magtatanong? Ako na magtatanong. Ikaw na, pare. O, sige. Ang tanong natin eh, sino ang kauna-unahang MVP player ng NBA? Ha? Yung Metropolitan Basketball Association. Sino yan? Kung alam nyo ang sagot, i-text sa 2600, ilalagay RH space yung inyong kasagutan, space, pangalan. Kailangan, nandun yung pangalan, ha? Tapos lugar, kung taga saan kayo, and then i-send sa 2600. Naalala mo, Reuel, ang nakaraan, ang nanalo sa atin, taga-Dagupan, pinakuha pa yung ticket dito. Bagamat nandun siya, saka mag-anak niya pinakuha yung ticket. So, pwedeng sumali kahit yung mga taga-Davao o taga-Visayas, basta yung kukuha yung kamag-anak nila dito sa Metro Manila. Oo, nagte-text sila sa akin noon. Eh. Kaya nakikita naman kami sa Araneta para mabigay yung mga ticket sa kanila. Ayan, ha? Okay. Or in this case, sa Cuneta, pare. Uy, mamaya, ha? I-announce natin kung sino yung mga winners. Kailangan kumpleto, ha? Kumpleto. Sige, ituloy natin yung iba pang hindi natin alam, Reuel. Dito sa dalawang ito, after nitong inyong paglalaro sa PBA, ano ang inyong balak? Ano yung balak callback, John and Reynel? Ako siguro business. Ako naging, ngayon parang nag-iisip na ako ng magandang business. Mm-hmm. At saka, siyempre sa Bacolod, meron din akong konting business doon, yung truck nga. Kasi yun ang, ano doon, yun ang Indo, kumbaga. Kasi sugar, ano doon, di ba? Yung Bacolod. So, yun ang pinapaano ko sa papa ko. Yung okay, tracking. Meron, ha? Si John, meron na rin yata. Eh. Negosyo din, eh. John, anong yung fallback naman? Ngayon, nung may ano na ako sa Davao na ano, water refilling station. Mm-hmm. Tapos, dito sa Manila, meron din yung mga kiosk. Ano rin? Water refilling din? Hindi. Kiosk, cigarette. Kiyos. Napilitan ba? Napilitan rin dyan. Cigarette kiyos. May isa na ako sa Alimol at saka sa... Ito, bago dito sa Blue Wave. So yung mga nadadaan sa Alimol dyan, ano pangalan ng kiyos? Sino yung mga naninigarilyo? May kiyos ako sa Blue Wave and Alimol. So, huwag nang bumili sa sari-sari, so bumili sa kiyos ni John. Anyway, may tanong ako, Chris. Sige, dahil nga ano, dito, DCRH, iba to eh. Iba tayo, MBC Sports Center. Kumbaga, hindi matadaling tanong ang pinag-uusapan dito. Lagi natin pinapahirapan yung mga bisita natin. Oh, sige, ikaw na yun. Sanay na yun sa kanyan yung mga gusto marunig yung mga tagapakinig natin. Pinagtatalunan namin ito ng napakaraming players na rin eh. Tsaka, palagay mo dyan, tsaka Ray, palagay nyo.
yung PBA napaka-popular dati noon eh. Talaga ngayon hindi na masyado. Parang mo nakaka-contribute yung ang dami-daming bilams na naglalaro. Parang kasi sira ba sila sa. Oh, nakaka-contribute ba yung sa nagiging lesser ng popularity ng PBA? Ewan ko. Hindi naman ako sa kanila, hindi naman ako against sa kanila. Kasi wala kang kaibigan eh. Siyempre mga kaibigan, marami din yung kaibigan ng mga pilam. So wala lang. Kumbaga kung ano yung roles ng PBA, so yun lang. Kaya lang siyempre, sayang din yung mga Pilipino na mga, marami mga talent na, alam mo yun, mm-hmm. galing sa school na, galing sa UAP na iba, hindi makapasok sa PBA nga dahil hindi, wala ng slot or wala ng, di ba, masikip na dahil doon, sabi nga niyo, dahil sa pilam. So, wala, kumbaga, bahala yung PBA kung ano yung decision nila, kung anong dapat nila gawin. So, yun eh. So, ito, yan. Ang i-pitting na lang si John. John, palagi mo ba? Nakakabawas sa popularity ng PBA? Masyado maraming pilaks? Hindi naman. Ano lang? Dapat may limit. Dapat may limit. Eh, si John, mukhang ang film to si John eh. Di ba? Phil B. Film ko ba? Pare? Phil Bisaya. Phil Bisaya. Pero yung nanay niya, nakita ko na, malaking babae talaga eh. Kasi baby,